Gue sabar natin. Ha? Pero pag-uusapan natin. Chika lang. Ah, Diyos ko, yeah. Gusto ko naman yan. Juvy, nakita ko may TikTok ka. Meron, yes. Oo. Na-follow mo ba ako? Nag-stalk ako at hindi lang basta TikTok ha, nasa Poland ka. Yes, nandito na nga ako sa bansang pinakamalamig, Poland. At totoo talaga yung chismis. Ay, nako, kahit anong ano ng petsa at anong oras, malamig talaga dito. O kasi ang unang balita ako nasa US ka, tapos nasa Poland ka. So paano nangyari 'yon? Yes, so before pa talaga ako mag-US, may plan na talaga ako pumunta dito sa Poland kasi nandito nga yung husband ko. Kaya lang dahil sa napaglaruan ng tadhana, take note. Bali nauna siya, nauna na nagkaroon ako ng opportunity or nauna yung contract natin dito doon sa US. Tapos sabi ko, okay, siguro mas maganda na yung sa US muna ako. Total, para ma-change naman yung environment natin dun sa Pinas. Ganyan-ganyan. Tsaka para ma-experience ko din naman. Eh, yung iba nga, kaya nila, but more. Ako kaya, ano kaya, kaya ko rin kaya. Eh, parang gano'n, na-challenge na rin ako, parang gano'n. Ayun, so, Ano bang ginagawa mo sa Pinas? teacher din. I'm a public elementary school teacher, bale. 7 years ako sa grade 2, tapos 2 years ako grade 6. So in short, seasonal teacher. Joke. So magta-10 years na ako kung hindi ako umalis. August kasi ako umalis, so November. So isang dekada na ako nagtuturo sa, ano, sa public school. Kumbaga sa showbiz industry, may pa-concert ka na niyan, Juvy. Ay, sabi ko sa'yo, ipamimigay ko lang ang ticket. Free admission. Admission siya. Paano ka nakapag-decide na punta na ako ng US? Is it for work or for migration ba? Ay, for US, ano lang, for experience per se. Oo, kasi dun, alam mo na, sa public, medyo dahil sa antagal-tagal na natin, yung may opportunity na ganun, ginrab ko na kasi nga naman, hindi naman every day may magnanak sa dorm mo na, oh, eto may kontrata ka ganyan, oh, pwede kang magturo sa US, mga ganyan. Ayun, para for experience lang naman siya. So, ayun. Kamusta naman yung experience mo sa US? Di ba ang ganda ng tawa ko? Uh-oh. Actually, ibang-iba talaga siya. So, sa Pinas, regular teacher ako. Though, I graduated with a major in special education. So, syempre, pag nag-a-apply tayo, di ba, sa US, so, sinusundan talaga, dapat naka-line siya dun sa major mo. So, ang major ko talaga, yung bachelor's degree ko is major in special education. So, SPED teacher ako dun. Pero hindi siya SPED teacher ang tawag nila dun. Easy teacher. But, it's not that sound as easy. Easy teacher is not that easy. As not that hindi easy siya. As 1, 2, 3. ABC. No, it's not. No, it's not so easy. So, ibig sabihin doon, exceptional children. So, teacher ka ng mga exceptional children doon. Yung mga children with special needs. Ganyan. So, yun. Napakalayo talaga. Napakalayo nung experience ko sa Pinas na nagturo ako ng 9 years doon sa US. Ano yung pinaka-remarkable na experience mo na nagpa-differentiate talaga na ibang-iba? First of all, syempre yung culture nila. Culture ng mga bata. Yung behavior ng mga bata, yung attitude ng mga bata. At the way na matuto sila. Oo. Siguro mga first to 2 weeks ko doon, medyo nagano pa ako sa sarili ko, nag-doubt pa ako sa sarili ko eh. Parang, hello, 9 years na ako nagtuturo. Pero pagdating ko dito, parang, wala ba akong alam? Parang, hello, parang bobo-bobo ko naman. Yung parang ganun ba? Yung parang, may doubt ka sa sarili mo na parang hindi ata ako marunong talaga magturo. Bakit hindi ba sila, hindi ko, parang hindi ko sila mapatuto, yung parang ganun.
Ayun. Parang at the end of the day, para lagi ka talagang magre-reflect sa sarili mo eh. Yung ganon, yung parang may natutunan ba sila sa akin? At yung ganon, basta ang daming learnings talaga doon. Paano mo nagustuhan yung pagiging sped teacher? Paano mo kinuha yung ganong course? Bakit? Kumbaga? Okay. So back then, dun sa college days, gusto ko talagang mag-major sa English. Oo. Kaya lang, hindi ako ganun ka-confident na mag-English. Pero yung napapalit ko yung TikTok mo, maisingit ko lang ha. Gusto ko na yung mga pa-accent ka ha. Oo. Juvy. Oo. Basta palagi mo maririnig pagka nandun sa TikTok yung Jin Dobre. Ganyan. Kasi yung ano nila dito, yung batian talaga dito sa Polish, yung mga tao dito, sabihin ko lang, very friendly sila. Hindi sila yung ano na pag dinaanan ka, wala lang. Ganun. Lahat sila, Jin Dobre, Jin Dobre, Jin Dobre. Ibig sabihin, good day, good morning, ganyan bang batian. So, maano tayo. Paano ko nagustuhan ng special education teacher? So, nung college ako, gusto ko talaga magiging English major. Pero, dahil sa, siguro, tadhana na talaga, fate na naman. At dahil sa choice ko na rin. Eh, wala pa yung mga special education teacher dati. Hindi pa siya ganun ka, ano eh, kabongga or katunog eh. So, sabi ko, parang maiba lang. O, ganyan. O, yun. Next teacher ako. So parang ano ka, believer ka ng ano ng faith as in FATE, no, tadhana. Oo, siguro. Anong makakonsider mo sa life mo na talagang ay tadhana to, tadhana tong nagdala or nagbigay sa akin? Faith plus prayer siguro. Ay, yung pagpunta ko dito. Yeah. Yung mga tao, sasabihin nila na, oof, napakadali lang talaga makapunta siya dyan kasi nandiyan yung asawa niya. Pero hindi niya alam ng tao na I did it by myself. Pwede kong ipagmalaki yung sa kanila na oo, nandito yung husband ko. But I did it on my own. Parang ganon. Di ba? Yes. It's International Women's Month, but hindi naman natin ipagparangal yung mga kaya ng mga kababaihan, hindi ba? Yes. Oh, I did it on my own, like kung paano nakapunta ako sa US, kung paano ako nag-apply ng visa ko doon, tapos nakapagpunta ako dito, nag-flight ako mag-isa sa immigration, yung mga kabaka-baka, ganyan. Tapos yun, nandito na. Yung sabi ko, siguro nga sabi ko, yung kaka-pray ko siguro kay Lord, tapos siguro medyo naano na siya sa akin, parang Juvy naman, every night na lang, ganyan naman ang prayer mo sa akin, parang nakulitan siguro si Lord sa akin. Tapos sabi niya, oh, sige, bigay ko na nga, oh, ganyan. Oh. Tapos, oh, ching, ganyan, bigla na lang yun, na ano yung visa ko, na grant. Nung nakuha mo niya, anong unang naramdaman? Natuwa ako, yung parang feeling ko, lahat ng pagod ko, parang nag-worth it siya. Alam mo, nung nakapunta ako ng US, yun din, yung naano ko same sa sarili feeling. Ko, no? Yes, na fulfilling at saka at the same time, worth it na. Shucks, sa lahat ng pagod ko, lahat ng interview, mag-i-interview sila, alauna, alas-stress na madaling araw, mulat na mulat ka, yung mga ganyan, di ba? Tapos sabi ko, nung inano ko na yung visa ko, yung Shenzhen visa, papunta dito. Ayun, mas natuwa din ako na nung pagkatapos ko dun sa Polish Embassy, tapos pagkatapos nung consul na interview ako, tapos sabi niya, give me your passport, yung ganyan, sabi ko, Is this for real? Sabi ko yan. Did I pass? Yes. Just wait for your passport. Tuntua ako na. From the very beginning ba andyan si husband mo sa Poland? Yes. Hindi pa kami mag-asawa. Yes, nandito na siya. So, bali, magpa-5 years na siya niya. As in, nagkaroon kayo ng relationship? Nasa Poland siya? Yes, LDR kami. Gaano mo nalampasan at tinanggap ang LDR? Oo, di ba? Ang sakalap. Kaya nga sabi ko, ito pa yung isang reason ko kung bakit nagmadali din akong pumunta dito. You know what? Totoo yung kasabihan na time is gold. Para sa akin, totoo talaga siya. Every day, lumilipas ang araw at napakabilis. Time flies so fast. Hindi mo namamalayan na, ah, oh, shucks, ano na to?
tapos na nga yung tapos na nga yung taon. Tapos naisip ko yung, ayun, lagi kami magkahiwalay. Isipin mo, nasa Europa, tapos nasa Estados Unidos ang isa. Paano pa naman yun, di ba? Kaya sabi ko, ay, hindi ano sa akin to. Hindi siya pasok sa akin yung ganito. Mas gusto ko Pero yung nung kinasal magkasama kami. yes, nung kinasal kayo, Philippines muna. Yes, oo. Tapos lumipad na siya ng pa Poland. Hindi. So, mag-boyfriend-girlfriend kami. Nakapunta na siya dito sa Poland. Tapos, siguro after, kasi girl, mahaba naman talagang buhok ko kahit malayo siya. Every 6 months, umuuwi siya. Yeah, from Poland to Philippines. Oo. Minsan nagugulat na lang ako. Nasa Dubai na siya. Nasa Singapore na siya. Minsan Umuwi lahat siya. Nandun na siya sa gate. Oo, kasi sinusurprise ka niya. O, pinag-usapan niyo na every 6 months uuwi ako, ah. Hindi. Sa gate na lang. Hindi siya nagpapasundo sa akin sa airport. Nag-u-Uber lang siya. Kaya may nagdo-doorbell na sa bahay. Ay, andiyan na pala siya. Mga ganyan. So finally, nag-decide ka na, susunod na ako sa husband ko. Oo. Before pa yung sa, ayun nga, habang hinihintay ko, yung sa, yung talagang decision ko, yung firm decision ko na, sige, mag-Poland ako, sundan na lang kita, doon na lang tayo, ganyan, tingnan natin kung ano yung kapalaran natin doon. At saka naman, umentrada din yung sa US. Eh, yun, nagkataon nga, di ba, na naano rin yung, nauna yung flight ko doon sa US bago ito. At dahil magkasama na kayo, kamusta ngayon ang pakiramdam? Yung unang-una nakita mo, magkasama kayo na nasa sa Poland. Yan, nandyan kayo. O, yan lang mo ba? The feeling is so surreal. Sabi na lang ganyan. Oo. Naglalakad kami, dyan-dyan lang. Tapos hawak kami. Siyempre, HHWW kami dito. Tapos sabi kong ganyan, shock, sabi ko, dada, naglalakad lang tayo sa may oval, sabi ko. Yung may oval doon sa amin. Yung park, oo. Tapos ngayon, sabi ko, pinapatag natin yung lupain dito sa Europa. Sabi ko ganyan. Yung parang, di ba, napakabait naman ni Lord sa atin, sabi ko. Tapos, yun, parang bago pa lang na magkasal, parang ganun. Kasi, nung kinasal kami, siguro yung pinakamatagal naming nagsama kami, siguro mga 3 months lang. Kasi, bumabalik na siya agad Oo. dito. Oo. So, hindi katulad na ngayon na everyday, gigising ako, ayan, paghahanda mo siya sa pagkain, yung mga damit niya, susuotin niya sa work, yung ganun. Kaya, masaya, masaya. Kamusta adjustment mo from US to Poland? In terms of saan? Sa In all aspects. Oh, so in all aspects. Magkaiba talaga siya, di ba? Oo, magkaiba. Kasi sa US, ang buhay ko doon ay trabaho lang. So, gigising ako, mag-work ako. Ako, hindi ako nasa work, nasa church ako. Kung wala ako sa church, nandun lang ako sa kwarto ko, yung ganyan. Hindi katulad siya dito na though hindi pa ako nag-work as of the moment kasi kailangan ko pa ng card para ma-legalize yung everything para ganun, para hindi ako mahirapan. Bukod sa yun, pero yung pagiging housewife ko naman is, di ba nga sabi nila, it's 24/7, walang pahinga. Ito yung pinakamahirap na trabaho talaga na hindi wala kang sweldo. But the feeling is very, ano, alam yun, worth it, yung parang gano'n. So, ano yung pinaka na-realize mo or nagustuhan mo sa pagiging housewife? Kasi, from working ka, di ba? Yes! Actually, alam mo yun, yung hinahanap-hanap din naman ng katawan ko siguro or tsaka isip ko na, nagtotok-tok ako, ganyan. At tsaka yung maaga akong gumigising, yung mga ganyan. Pinaka the best para sa akin na pagiging, ano, housewife is that yung napagluluto ko yung asawa ko. Napagluluto ko siya at take note, na, masarap naman daw, sabi ko. Oy, sabi ko ganyan sa kanya, totoo yan, sabi ko. Oo oh, naman, sabi niya ganyan. At saka yung alam mo yun, naaalagaan ko siya. Tsaka yun, na hindi ko nagawa dati na nung mag-asawa pa kami. Kasi nga, umaalis siya. So ano yung best pagka na feeling mo na luto mo na sa kanya? As in, hindi mo pa ito naluto, pero dahil nandiyan ka, na iluto mo for him. Madami! Alam mo kasi mahilig din ako mag-experiment. Just Totoo one. yan.
Ah, kanina lang. Nasarap pa rin siya dun sa chicken barbecue, but it's not grilled. Pwede mo i-share yan sa TikTok mo pala. Ay, oo. Pabisa, ayoko naman kabugin yung mga cooking vlog mo. Alam ko ba? O, di ba? Akala mo, subscriber mo ako. Thank you naman, Juvy. So, Yes, of Juvy, course. Do you consider yourself a strong woman? Oo naman. Oo, sa lahat ng mga pinagdaan ko, hindi lang dito, no? Hindi lang naman dito, no? Yung pinagdaanan ko as a sister, sa mga magulang, sa mga kapatid, bilang asawa, 'di ba? Bilang sa in a sister-in-law, mga ganyan, daughter-in-law. Sa maraming aspeto, sa work, sa kaibigan, sa bilang pagkatao, masasabi ko talaga na 100% or 101% that I am a strong woman. Sa anong aspeto kaya or yeah. characteristic yun? Ano siguro, bukod sa physical, bukod sa physical siguro, emotionally stable ako. Ngayon ang masasabi ko. Yes. Na-realize ko siya nung mag-isa ako sa US. Though, may mga times na iiyak ka. Of course, maiiyak ka kasi tao ka lang eh. Tao ka lang. Pero yung kaya mong bumangon, yung at the end of the day, yung napunasan mo na yung luha mo, okay na yun, tumulo na. Sabi na. Sabi nga nila, you must have to feel the pain. Feel the pain so that you could appreciate the happiness. Sabi nila. Kasi kung puro happiness yan, kung walang pain, wala eh. Di ba? Walang impact. Yung parang gano'n. Yung yun, nagsisink in sa akin, tapos umiiyak ako, okay na. Pagkatapos nun, parang wala lang nangyari, okay na. O, di ba? Parang, shock, sabi ko, lakas ko pala. Hindi lang ako malakas dahil sa physical, dahil malaki yung katawan ko, no. It's just that, emotionally, mentally, at saka at the same time, ito talaga pinaka-powerful. Lagi ako nagpe-pray. Totoo yan. Oo, prayer totoo mo, yan. Mountains Yes, ba? yes. Oo. Parang yun lang. Yun lang yung, syempre, kung wala ka naman makausap eh. Pero nandiyan naman, may God naman, di ba? But hindi siya yung kausapin mo. So what makes you happy? What makes me happy? Siguro every lahat ng ginagawa ko makes me happy kasi wala naman akong ginawa na hindi ako masaya. Gusto ko talaga lahat ng ginagawa ko, masaya ako. At ayokong at the end of the day nasasabihin ko na bakit ko 'to nagawa? Ay bakit ko 'to? Ay, para may napagsisisihan ka. On the very first, on the very beginning, ikaw gumawa niyan. Choice mo yan, di ba? So, lahat ng nagawa ko, lahat ng ginawa ko, masaya ako. Up to this very moment na interview mo ako, na nagkaroon tayo ng content na ganito, never in my wildest dream, di ba? Na makikita yung pagmumukha ko sa isang YouTube channel or what, o yung mga ganyan. Yan. Pero pinakamasaya, syempre, yung nandito ko na, kasama ko yung husband ko. Yes. So mga pinagdaanan mo, Juvy, from Philippines to US, then to Poland, kakaiba ka talaga. You're such a strong woman. Ano yung natutunan mo dun sa journey na yun? Natutunan ko dun sa journey ko from Philippines to US and now in Poland. Alam mo, ano, ito talaga bit-bit ko. Grow where you are planted. Grow where you are planted. Sa kahit nasa Pilipinas ka, kahit nasa US ka, kahit nasa Poland ka, kahit saan mang sulok ng mundo na naroon ka, pagka napanood mo to, you have to still in your mind, grow where you are planted. Yun. Yun. Yung para sa akin, yun talaga. Yung, ano man ang ginagawa mo, gawin mo yung pinaka-the best na magagawa mo. Para wala kang pagsisihan. Yung parang, ba't hindi ko to ginawa? Ba't hindi ko tinry? Mga ganyan. Yun.